Okay. Quick ano lang no, if I may no advertise yung basic accounting books namin. If you will notice may tatlong ino-offer ang Pinoy Sir CPA na basic accounting books. Okay, so we have basic accounting 1A, basic accounting 1B and basic accounting 2. Na syempre ano yan, good for topics no, exercises. And then, meron ng mga suggested solutions yan after each chapter. Yung mga exercises na yan, meron na yung suggested solution. So, beneficial para sa inyo, yung sa talagang interested na matutunan ng basic accounting. Okay. So, bukod dyan, meron tayong, ayun nga, free 5 days review tutorial for each book. So, for example, bumili ka nitong Quick Notes na Basic Accounting 1A, all the topics, or should I say most of the topics na related dyan, ipapasok natin no, as part of the tutorial, yung 5 araw na yon, kasama mo ng libro. Okay, ganun din sa Basic Accounting 1B. Okay, kasama na yan, no, 5 days review tutorial. And the same with Basic Accounting 2. So, if you will purchase all of this, total, lumalabas 15 days yung exclusive review tutorial natin para dyan. Okay. I hope no may maging interested to purchase one. To detail the topics or should I say the content of each book. Itong Basic Accounting 1A namin, it includes topics related to sole proprietorship. So, ano na yan? Mapa-service man yan or mapa-merchandising business. So, kung ABM student ka, equivalent yan sa FAB M1. Yung Fundamentals of Accountancy, Management and Business Part 1. Kung BSA, equivalent yan sa FAR 1. Pero, I think other school, pinagsasama na kasi yung FAR 1 tsaka FAR 2. Sa Basic Accounting 1B namin, ito yung mga special topics na kung saan it includes bankrekon, payroll, manufacturing, individual income and business tax, and other special topics. So kung ABM students ka, malamang medyo familiar ka sa mga topics na to kasi sa FAB M2, dinidiscuss yan. Tama ba? Meron ba ditong ABM students? Okay. And at the same time, special topics din to sa FAR ng mga BSA students. So malaking bagay yan. Basic accounting to namin, of course, para naman to sa mga again, BSA student, first year. It includes topics related sa accounting for partnership and corporation. So again, I'm inviting you to ano, to buy one. Meron tayo ditong participant na nakabili na ng lahat ng yan. And I'm hoping na na-enjoy niya. Okay? So, ganun siya dito. So yun lang, no? I'm encouraging class, no? Na magtanong. Okay, or i-clarify ang hindi man naiintindihan dito sa discussion. Or kung may additional concern, sige lang, itanong lang. Okay po, klaro yun? Klaro po yun? Okay. Yes, huwag mahiya, huwag mahiya. Libre to. Okay. Okay, so worksheet. Okay, nakita na ba kayo ng worksheet sa totoong buhay? Class. Nakita na kayo niyan. Okay. Yan yung kulay dilaw na pagkalaki-laking ano, no? Papel. Tama po ba? Taranasin nyo ng mag-prepare ng worksheet at nilagay dun sa papel na yon, kulay dilaw na yon, na pagkalaki-laki. Taranasan na yon. Okay. Yes, medyo tedious yung datingan, no? Actually, class, yung worksheet na yan, uso yan, yung mismong papel na yon, uso yan dati. Dati, nung wala pang mga computer. Okay. And in actual practice, I don't know kung talagang meron pang gumagamit niyan. Kung meron man, siguro yung mga sole proprietorship business yun. Pero ano kasi, ulitin ko ha, and as you experience, di ba, medyo tedious ang gawain na yan. Okay, medyo talagang isay-isay mo yan. So parang ano siya, ang tawag na ito, dagdag trabaho pa. Okay. Buti na lang, no? Because of the technology, meron tayong computer. And sa computer, meron tayong tinatawag na software, Microsoft. Malaking bagay na magagamit natin yung Excel. Okay? In doing or in preparing worksheet. Okay? So,
yun yung gagawin natin yun. Instead na gawin natin or ipakita natin doon sa naituro, no? Na tawag na ito, columnar talaga. Okay, na 10 column. Pagka laki-laki, pagka haba-haba. And pagka tedious gawin. Okay? So, again, yun yung worksheet. Now, ano ang purpose ng worksheet? Sabi dito, this is used for the preparation of adjusting entries and financial statements. Okay? Tawag na ito, this is encouraged to do, pero hindi siya required. As you notice, preparation of worksheet is optional. Okay? Ano ang magandang advantage ng worksheet? Sabi dito, worksheet brings together in one place necessary data needed in order to reduce possibility of error at the time of adjustments and to ensure mathematical accuracy of accounts before preparing financial statements. Ang worksheet kasi, di ba? Sabi natin, pagkahaba-haba ng information dyan. Ang kagandahan kasi niyan, lahat ng data na pwede mo makita, okay, in terms of the ano, preparation nga ng financial statements, nandun na sa worksheet. Okay, which is beneficial talaga. Okay, hindi mo na kailangan buksan yung ledger, okay, buksan yung tawag na ito, report, or should I say yung trial balance, okay, kung saan man nakalagay. So, dun sa worksheet, nandun na lahat. Nilipat na kasi lahat dun. Okay? So, isang bagsakan tingin na lang. Yun yung parang lumalabas na benefit niya. Pero in doing that, transferring that, yun ang medyo madugo. Okay? Pero again, lumalabas na mas beneficial to class if we will use yung technology, which is yung Excel nga. Pero kung gagawin mo yan dun sa nakasanayan, dun sa tinuturo sa atin, yung papel, no? Na 10 column, na kulay dilaw na napakalaki. So, napaka-tedious na yun. Okay, so, yon. By the way, class, to add lang, to give you additional information, itong worksheet, ang alam nyo lang ba, 10 column siya? Sa pagkakaalam nyo ba, 10 column lang siya? Hindi. Okay, hindi. Meron niyang 8 column. Okay, meron din niyang 12 column. Meron din niyang 14 columns. Okay? So, ganun siya katindi, no? Okay, so, pero for discussion purposes, dun lang muna tayo sa 10 column. Okay? So, let's see. Okay? So, question doon sa simple introduction about worksheet? Wala? Wala po. Okay, so, purpose wala lang yan, ha? Ulitin ko, ang purpose lang yan, mas maging, ano, tawag na ito, beneficial dun sa pag-prepare ng financial statements kasi yung mga information nasa isang tinginan na lang. Okay? And at the same time, lumalabas ano yan, parang for checking purposes din. Kung okay nga yung mathematical computation niya. Okay? Walang disbalance, eh, kumbaga. Okay? So, if you notice, I listed down here the steps in accounting cycle. So, we have, syempre, starting from analyzing the transaction and the documents, then journal entries, posting, unadjusted trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, financial statements, closing entries, post-closing trial balance, and then reversing entries. Wala ditong nabanggit na worksheet. Okay? Hindi binanggit dito na prepare worksheet. Kasi nga, balikan natin ha, preparation of worksheet is optional. Kung okay ka naman na, magaling ka na dun sa other steps, okay, pwedeng diretso ka na yan. After you prepare adjusting entries, adjusted trial balance, then diretso ka na sa format ng financial statements. Okay? Pero again, sa totoong buhay, malaki ang tulong ng worksheet. Okay? Sa practice, ha? Okay? Kasi, syempre, naranasan din ni Sir yan, no? Na magtrabaho in private companies. Malaking bagay yan. At ang ginagamit namin ng worksheet is through Excel. Yun yung ginagawa sa Excel. Now, kung gusto nating ipilit na part yan ng steps in accounting cycle, nandito yan banda. Walaan nyo, saan banda yan? Saan siya banda? Singit natin siya. Yan, dyan. After preparation of adjusted trial balance, before the preparation of financial statements. So, dyan ginagawa ang worksheet. Okay, dun sa mga ano talaga,
medyo traditional na ano, bookkeeping. Okay? Itong accounting cycle class, as you do the accounting cycle, yun yung tinatawag na bookkeeping eh. Okay? So anyway, those are additional information. Now, napakasimple ng ano natin ngayon, discussion natin ngayon. Kasi syempre, direct to the point, gagawa tayo ng worksheet. Yan. Nakikita po? Apo. Okay, so this time, gagawa na tayo. Ha? Sample lang po kayo. Ha? So if you will notice, here's an example of chart accounts. Chart of accounts. Okay? So, ayan, no? Nakakategorize siya. Then, respectively, ano yung mga under asset accounts, cash, accounts receivable, yan. Liabilities, mayroon tayong accounts payable. Sa equity, may capital, may drawing account. Then may income and expense summary account. Yung other discussion, ginagawa lang nilang income summary. So, okay lang naman yon. Wala namang problema. It's a matter of ano yung gagamitin mong account title. Eh. Okay? Sa income naman, so kung anong klaseng income account yan. Okay? So, these are examples. Then, we have expense accounts. So ganyan yung format yan class no. Palaging ganyan ang format niyan when you prepare chart of accounts. So nakaganyan, asset, liabilities, equity, income and expense. In order yan, dapat. Okay? Now, siguro tatanungin mo, sir, sino bang gumagawa ng chart of accounts? Sino nga ba class? Sa isang business, sino ba ang dapat gumawa nito? Anyone? Ang gumagawa niyan, kung malaki ang company ang class, meron tayong tinatawag kasing controller. Okay, controller. So, siya yung nakatoka sa pag-establish ng chart of accounts ng isang company. Kung malaking company yan, kung corporation, normally controller ang tawag doon. Okay, kung maliit ang negosyo yan, okay, sole proprietorship, tas nag-hire siya ng accountant, pwedeng yung accountant na mismo. Pero again, ang punong abala kasi dapat dyan yung management, yung may-ari mismo. Pero we understand na hindi sila ganun masyadong kapamilyar. So parang lumalabas, since empleyado naman ni owner, si accountant nang bahala mag-establish niyan. Okay, based dun sa kung ano yung nakikita niya mga transactions na nangyayari sa business, siya mismo magka-come up kung anong account title lang dapat niyang ilagay or establish para dun sa business. Okay, pero again, dapat may ano yan, may discussion yan with the owner. Okay, so syempre as an owner, dapat alam mo yung mga nangyayari diyan in terms of mga ganitong klaseng bagay. Okay? So again, sino gumagawa niyan? The responsibility is definitely on the owner or in the management. Pero as to detail kasi, hindi nila masyadong kabisado yun or hindi din nila masyadong naiintindihan yan. That's why somehow related dun sa controller or should I say accountant. Sila yung nagpe-prepare niya. Okay? So, as an accountant, future accountant, so dapat alam mo yan. Okay? So, as you notice, may account number yan class ha. Ito, sample lang to. So, sa totoong buhay, pwedeng more than ano yan, 3 digits. Okay? So, to simplify, ang ginawa kong digits, no? As account number of these account titles, 3 lang. Okay? So, ang gagawin ko, lahat yan, information na to, respectively, in order, ililipat ko yan doon sa first 2 columns ng worksheet. Ito, dito banda. Ano yun? Yan, dito ko isusulat yan. Okay po? Yan, dito ko sa isusulat. Dito and dito. Account number, account title. So, okay ba yun? Sa gumagamit ng Excel, so pwede nyo kong sabayan. Okay? So, raw data tayo, no? Yan, plain as sheet, no? So, wala nakasulat. So, gagawa lang ako. So, this is the first column. So, dito ko ilalagay yung account number. Then, dito yung account title. So, medyo mas malaki yung space. Pero, tandaan mo, may headings ka. Okay, may headings ka kasi dito. Okay po. May headings ka dyan. Oh, tingnan lang. Yan. So, i-ano ko to, i-leave blank ko lang to. Okay, umaya. Sinita natin. Okay? So, dito tayo mag-i-start. Okay? So, first column, meron tayong account. Nakikita po ba yung ginagawa niya, sir? Title. Okay?
Ah, sorry. Account number rather. Account number muna, syempre. Then, meron tayo dito account title. So, again, ililipat lang natin yung mga information. So, nasa ng chart of accounts? Kunin mo lang yun. Since Excel to, madali lang, no? Copy-paste ka lang dyan. Copy mo yan. Punta ka dito. Okay? Saan na yun? Paste mo dito. Okay? Alam nyo naman mag-copy-paste class, no? Pagdating sa Excel. Class. Marunong ba doon? Alam ba yon kung paano gawin? Opo, sir. Mabilis naman. Very good. So, next is, copy-paste ko lang din yung account number. Okay? So, yan. Nilipat ko na. Okay? So, okay. Next is yung mga column. So, lagyan ko lang ng unting space. Tapos, ito yung debit, no? Ito yung, lagyan ko ulit para sa peso sign. Ito yung credit. Yan. So, ilang ano yon? Ilang lumalabas column yon? Sampo. So, dalawa na to. Copy ko lang, ha? Apat. Lima. Anim. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Sakto na ba? Yan. Okay. So, tandaan mo, meron tayo dito ng another space pa. Kalimutan natin. So, we have here the headings. Ay, palitan ko lang to, ha. Susundan ba? Magiging ano tayo dito? Ano lang? Direct to the point. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito yan. So, alam nyo naman yung mag-merge, no? Ito yun. Merge lang natin. Okay, do. Hinighlight ko lang yung mga gusto kong pagsamasamahin na Excel. Okay? So, tapos imi-merge ko. Okay? So, the same with this. So, first is yung company name, di ba? Ano yung company name na to? Si Labadami. Labadami Enterprise. Okay, next is kung anong klaseng report siya. So, tawag natin dito, 10 column worksheet. Then, anong period? Okay, sabihin natin December 31, 2021. Aso, 2022 na. Kasi 2022 na ngayon. Okay? Yan. So, itong space na to, additional line item yan, ito kung saan isusulat natin yung susunod na column. Tawag natin dito, ano nga ulit? Merge lang natin, ha? Ano yung tawag natin dito sa column na to? First two column. This is the portion for? Again, ano yun? Unadjusted. Yan, very good. Unadjusted trial balance. Okay? So, tas lalagyan daw natin ang debit dito. Tapos, dito naman, credit. Okay, so nilagyan ko lang space dito mamaya para sa peso amount, no? Merge lang natin. Same here. Merge. Okay. So, yan, lagyan ko lang ng peso sa akin. So, cash natin, saan natin hugutin yan? Siyempre, dun sa unadjusted trial balance na nakaseparate, tawag nito, na nakaseparate. So, wala na tayong problema kasi given naman na yung ano natin, ang mga problem natin dito. So, ililipat na lang talaga natin, purposely. Okay? So, ito yung unadjusted trial balance. So, if you will notice, respective yan, kung anong account title, then ano yung amount. Okay? So, lipat lang natin. Pero take note, ingat ka ha. Kasi dito sa worksheet, lahat na ng account title, pinaglilista na natin. Okay? Hindi yung nakasanayan natin na kung ano lang yung account title na nandun sa trial balance, yun lang muna yung susulat natin. Hindi yun ganon. This time kasi, basta kung ano yung nasa account title, lahat
pinaglalagay natin dito. So ingat ka lang dahil kung ano lang may amount doon sa trial balance, dapat yun lang yung mailipat. Baka mamaya magkamali ka ng pwesto dyan. Tama po ba? Tama? Opo, sir. Okay, so opo, sir. Cash, accounts receivable, laundry supplies, laundry equipment. So tandaan mo yan, dapat yan yung malilipat natin. Okay? So ilipat ko lang to dito. Yan. So cash, accounts receivable, yun. Ito yung sinasabi ko. Wala yan sa trial balance. So dapat malaktawan mo yan, ha? Baka magkamali ka. Other receivables, wala din yan sa trial balance. Tama po ba? So dapat wala din yan. Okay, huwag mo lalagyan yan. Laundry supplies, meron. Laundry equipment, meron. Accumulated laundry equipment, meron. So lipat lang natin. Marunong ba kayong mag-link? Okay, link nyo na lang. So ito yun, account title niya, cash. So yan yun. So clinic ko lang siya, nilagyan ko lang ng equal sign class para dun sa gusto talaga matuto ng Excel. Okay, so in-equal ko lang siya, ulitin ko, equal. Tapos pumunta ako sa trial balance kasi nandito siya eh. Okay? Now kung siyempre naka-separate yan, if you are ano na practicing it, no? At solo lang yung Excel mo na worksheet, you are doing just worksheet, tapos siyempre yung trial balance manggagaling sa printed copies. Naka-print sa isang papel, di ba? So mano-mano mo yun, hindi mo pwedeng i-link-link yan dito kasi wala namang information galing sa Excel. Ito, for discussion purposes, nandito na. So kaya natin siyang i-link. So, yan. Okay? Accounts receivable. Balik tayo dito. Okay? May tanong? May tanong ba? Okay, teka lang. Ayun, paano daw mag-link? So, ulitin ko ha. So, pwede naman magsalita ka, huwag kayong mag-alala. Hindi naman magagalit si Sir Pernang salita ko. Okay. Ulitin ko ha. Pakita ko lang para dun sa... I will appreciate class kung sinasabayan nyo rin ako sa Excel. Para at least kahit pa paano. Kung hindi ka nga medyo familiar sa Excel, eh, may mamatutunan ka sa akin. Okay? Ulitin ko. So, ito yung information coming from another sheet. Equal mo lang. Equal. Okay? So, punta ka dun sa kung saan mo gustong kuhanin information. So, dito yon sa tab na labalinis. Okay, punta ka dyan kasi nandito yung trial balance. Pindutin mo lang yan. Ito yung cash, di ba? Pindutin mo lang yan. Okay? So, enter. Ayun, makukuha na siya. Okay, the same with sa susunod na line item natin, accounts receivable. Hanapin mo lang yan. Tapos pindutin mo. Ito naman yun, di ba? Yan. Nasundan ba? Sharpie, tama ba? Nasundan yon? Enter mo lang. Okay, ganun lang siya. Okay po ba? Nasundan? Yes, po. Next, yung laundry supplies, laundry equipment, yun yung susunod. Pero take note, dun sa worksheet natin, ito yung sumunod kasi. Kasi kinopy-paste na natin galing mismo sa chart of accounts. Laktawan natin yan, syempre. Dito tayo, yung katapat talaga. Okay, laundry supplies. Tapos, ito rin, laundry supplies. Okay? Now, para mabigyan ko lang kayo na idea, no? Para madali, minsan pwede mo na kasing i-copy-paste yung formula. Just be sure, okay, na sunod-sunod yan accordingly. Okay, anong ibig kong sabihin? If you will notice, okay, teka lang, babagal yung Excel. If you will notice, yung 42,000, after niyan, laundry equipment, dito sa sheet na to, di ba? Now, para hindi na ako mag-isa-isa, papunta, yung ginagawa natin, pupunta ako dito, tapos pipindutin ko dito. Sure naman ako na dito sa pinagkukuhanan ko ng information, na ang kasunod ang laundry supplies, laundry equipment. So, sure naman ako, di ba? So, ang gawin ko na lang, instead na ganito, di ba? Pupunta pa ako dito. Yan. Tama po ba? Gagawin ko na lang, I will copy this. Okay? So, control copy. Okay? Control letter C. Okay? Or kung ayaw mo talaga, right click your mouse. Then, copy. Okay? Tapos, i-paste mo dito. Paste.
all ka na lang. Ayan. Diba, nakita mo, instead ng ma-paste niya, 42,000 ang na-paste niya, 350,000. Which is, parehas lang ng laundry equipment dito sa sheet na to. Okay, 350. Tama po ba? Nasundan? Sundan? So, nilink ko lang. So, ang point ko dito, class, kung sure ka naman na kung ano yung lahat na nakasulat dito, sunod-sunod ah, in order yan, is parehas dun sa information na pagkukuhanan mo. Ang point ko is, you will just copy and then drag, okay, then paste it. Okay, kung sure ka talaga na yun, align siya. Okay? Now, kung hindi, iisa-isahin mo yan, mag-link. Okay? So, para bilisan ko na, so at least kahit pa paano, okay na sa pag-link. So, ako, ang gagawin ko, yun. Isa-isahin ko lang para... So, meron tayo dito. Lang ha. Matagal kasi. Yeah. So, accumulated depreciation, laundry equipment, accounts payable, interest, mortgage. So, chine-check ko lang kung parehas sa parehas. So, as you notice, accounts payable, mortgage, walang interest. So, medyo delikado yan pag nilink ko siya by copy-paste. So, kailangan ko talagang isa-isahin. Okay? So, mortgage, dito tayo. Okay? Walang interest dyan eh. Okay. So basically, nililipat lang natin class na. Obvio capital. Ito yon. So dito tayo sa drawing naman. Okay. Ito yon. Okay. Ano pa? Direct salaries. Tama ba? Direct rent, cleaning, maintenance, utilities. Okay. So isa-isa na lang natin ha. Salaries. Rent, tama ba? Cleaning, maintenance. Check nyo kung tama yung nalilink ko ha. Utilities expense. So, ito yon. Okay. Tax license. Then, miscellaneous. So, if you notice, may bad debts, may interest. So, dito ako sa miscellaneous. Tama ba? Dapat tama yung mailalapat natin coming from the other information. Okay? So, debit, mukhang okay tayo. Credit, tapos na ba tayo sa credit? Meron pang laundry. Hindi pa natin nalipat yan, di ba? So, nasan yung laundry? Ito yon. Credit side, ha? Tandaan mo. Credit side. So, yan. So, nalipat na natin. Okay, sa wakas. Yan. Using ko yung format. Okay. Nasusundan po po. Okay. Nasusundan pa? Yes po, sir. Subtotal tayo, ha? So, ang ginagawa natin ngayon, isa-sum up natin yung total debits versus the total credits. So, dapat parehas lang din yan dun sa balance dito, sa trial balance. Kasi nilipat lang natin, eh. Dapat parehas lang yan. Okay. So, we have... Okay. So, sinulatan ko lang ng underline. Shortcut yung ginawa ko class. So, anyway. So, kung hindi shortcut, eto yon. I-click mo lang yung cell kung saan mo gustong ilagay yung underline. Pindutin mo to, itong portion na to. Tawag dito, bottom border. So, hanap ka lang ng border na gusto mo. Pwedeng top, left, right. Eh, bottom ang gusto natin. So, ito yon. Okay, so may, if you will notice, may underline siya. Okay? Now, itotal natin. Marunong kayong ng function ng Excel, formula. So, para ma-itotal natin, hindi na tayo mag-isa-isa, magpindot ng calculus, no? Sa Excel kasi, automatic, may formula yan. Equal sign, then you write sum. Tapos, open parenthesis. So, yung mouse, i-drag mo lang, pataas. Okay? Starting from cash. Diba? So, yan. I-ano mo lang yan. I-drag mo hanggang sa pinaka-baba. Kung anong pinaka-ano niya. Yan. So, mula F7. Okay, F. Okay, column F. Then, row 7. So, F7 hanggang
column F again, dito hanggang sa 3,000, di ba? F31. So, ito yung formula na yun. Sum F7 colon F31. Okay, nasundan yun. Now, para hindi ko na isa-sign din or hindi ko na isulat yung same formula, copy, kinapi ko, control C, then control V. Okay? So, automatic din yan. Sinam niya lahat ng credit side. Okay, so balance pa naman, di ba? 1217250, 1217250. Same. Nasusundan po? Nasusundan? Yes, po, sir. Okay, ha? So, since balance yan, huwag mo kalimutan, double rule. So, sa Excel, pwede natin ipakita ang double rule. So, ito, bottom double border. Ayan. Okay, so, ganun din dito. Ayan. Okay, so, yun na yun. Question dyan? Marami pa tayong column na ilalagay. So, ano ang susunod na dalawang column? Ano ang title nun? Siyempre, may debit credit again yan. Okay, anong title daw nun? Class? Adjustments po. Okay, adjustment ha. Ang dami yan. Okay. So, copy ko lang to. Tapos, i-paste ko dyan. Okay. Lagay ko dito, palitan ko na lang yung title, adjustments. Yan. So, take note. Sa paglipat, syempre dapat respective yan. Kung ano yung entry dun sa adjusting entry, anong account yon, then kung naka-debit ba siya or naka-credit, ganun din dapat yung paglipat dito. Okay, question. Saan magagaling yung adjusting entries? Sa general journal. Pero for discussion purposes, nilagay ko na lahat dito sa isang Excel na to. Ito yon. Okay, so sabihin natin, ito yung insura na actual na general journal na titignan mo. Okay, na pagkukuha mo ng information at ililipat mo sa worksheet. Okay? So, ayan. First line, meron ka ditong bad debts and allowance for bad debts. So, bad debts naka-debit, allowance for bad debts naka-credit. So, ganun dapat ang paglipat niyan, respective. So, 5-6, 5-6, no? So, kung gusto mo i-link, okay lang din. Okay? Pero kung gusto mo lang i-type, okay lang din. So, ang naka-debit daw, bad debts expense. So, gawin ko, i-link ko na lang ha. So, ito yung bad debts expense class. Nakikita po ba? So, para medyo ma-appreciate natin ha. Gagawin kong ganito. Okay, tinan mo. Kung mapapansin mo class, yan. Ah, sorry. Ulit. Okay. Gusto ko kasi na pag binaba ko siya, hindi mawawala yung parang heading niya dito, no? So, ang ginawa ko, class, view. Okay, pumunta ako sa view. Okay, dito sa upper portion, view. Pindutin mo lang yan. Freeze pane. Okay? Kasi parang gusto kong mangyari. Kapag nilipat ko siya, ginanon ko yung, ano, yung dinanag ko yung mga cell papunta dito. Okay? Or should I say yung, ano, yung tawag nito, yung naka-highlight na cell, pag drinag ko yan, dapat may iwan to. Parang ito, may iwan siya. Okay, nakikita ko pa rin siya. The same time, kapag drinag ko naman yung cell pababa, itong naka-highlight na cell, dapat itong heading na to may kita ko. So, kung i-freeze ko yan, dito ako sa cell na yun. Yan, dito pala dapat. Okay, kasi kasama yung peso mo. So, again, view, freeze pane, okay, freeze pane. Pindutin mo lang. So, if you will notice, pag lumilipat ako pa kanan, so, naiiwan yung information na account number, account title. Pag pababa, okay, naiiwan yung nandito rin sa taas. Okay, nakuha ba yon? Yes. I don't know kung alam nyo na yan. Okay. For the purpose dun sa hindi pa alam. Okay? So, ulitin ko ha, lipat lang natin information. So, medyo bilisan na ni sir. Budget expense, so tapat-tapat lang, debit siya, okay? Doon sa adjusting entries natin, naka-debit naman, 5-6. So, nilink ko lang. Okay, so yan na yun. Tapos, ang naka-credit, allowance for bad debts. So, dapat, tandaan mo, credit yan. Dito tayo. Okay? So, link lang natin. Yan. Okay? So, repeat mo lang din yung ano, scenario na yun.
So again, merong direct charges, depreciation, laundry equipment, then credit, accumulated depreciation, laundry equipment. So link lang natin, respectively. Depreciation, no? So ito yun, naka-debit yan. Ito. Okay, naka-debit. So link mo lang, punta tayo dun sa sheet na kung saan nakalagay yung ano, information adjusting entry. Ito yun, di ba? Then accumulated. Ang accumulated, nasa taas na portion. Ito yun. Okay, credit yan. Okay, so dito yon. Link. Okay. Ulitin ko ah, kung wala yung information sa Excel, di you will just write the number here. Okay, hindi mo kailangang i-link. Siyempre, wala kang paglilinkan. Okay? Next, ano susunod? Interest expense, debit, interest payable, credit. So, interest expense. Debit yan. Link mo lang. Then, interest payable, credit. Nasaan na yun? So, ito yun, no? Dito ako. Okay? Okay. Next, other receivable, debit. So, ito yun. Okay po. So, magkano daw? 1-3. Referral fee income, credit. Ito yun. So, dito ako, credit eh. Okay? Saan yun? 1-3. Okay. Tapos, anong pa susunod? Marami pa ba, sir? Mayroon pa eh. Oh, isa na lang. Direct charges laundry supply, 27. Then credit laundry supply. Okay, so direct charges. So, naka-debit yun. Ito yun. Tama? So, equal. Then, pindutin mo lang yan. Pata mo lang yan. Okay, then ano pa? Accumulated ba yun? Hindi. Laundry supplies. Okay? So, laundry supplies, nasa taas ng portion yon. Pero credit siya. Hindi siya debit, ha? Dito yon. Okay? Yan. So, I hope na susundan yan, class. So, medyo ang gagawin ko lang, class, gusto ko kasi yung, ano, may ano siya, kama. So, home. Then, pinindot ko tong kama. Parang, para lumabas yung decimal point niya. At the same time, magkaroon nga ng kama siya. Okay, so decrease ko lang yung decimal point. Gusto ko walang decimal point. Ayan. Then, let's see kung okay yung ano, yung formula niya. No? If the total debits are equal with the total credit, dapat parehas pa rin yan. So, hindi ko na kailangan ulitin yung formula na equal sign, sum, tapos open parenthesis, tapos i-highlight ko lahat yung debit column. No? Okay, hindi ko na gagawin yun. Ang gagawin ko, ika-copy ko to kasi take note, may formula to, di ba? If you remember, copy. Then, if i-paste ko dito sa debit column na to para sa adjustment. Okay? So, copy ko lang yan. Control-C, Control-V. So, yun. 63,200. Yan na yun. Pinapakita niya. Okay? Tapos, ganun din sa credit. Okay, balance tayo. So, walang problema. Okay? Next! Eto na. Adjustment. Anong susunod na column? Class, ano susunod na column natin dyan? After adjustment, ano susunod daw dito? Adjusted. Ayun, adjusted trial balance. Ito, medyo mag-iisip ka dito. Class, ha? Mag-iisip ka dito. Okay, bakit? Ito na yung sinasabi kong kung parehas debit at ang account title ay normal, has a normal balance naman talaga na debit, meaning pag-add yun. Kung parehas credit at ang account title is normally credit balance naman, meaning pag-add yun. Okay, pero kung normal balance niya debit, okay, tapos may credit, so meaning nun, bawas. Kung normal balance niya credit, pero may debit sa adjustment, so meaning nun, bawas. Okay, now, para hindi mo na masyadong i-analyze, so compute lang natin. Okay. Now, kung wala namang adjustment, no? So parang lumalabas, extend mo lang. Pero ang gagawin natin, para isang bagsakang formula lang lahat, i-as is na natin. Okay, ah, tingnan mo to. Ang cash, normally, anong balance? Debit or credit? Class. Ang cash, normally, anong balance? Debit or credit? Debit. Debit.
So, alam natin na kapag dinebit yan, tataas yan. Tama ba? Pag credit, mababawasan. So, ganito gagawin ko ha. So, equal sign. So, kunin ko yung balance niya sa unadjusted trial balance. So, sabi natin, pag may adjustment yan na naka-debit, it increase. So, kaya that's why plus ang ginamit ko dito. Ano yung ipa-plus ko? Yung nasa side na debit ng adjustment column. Okay? Tapos, kung may credit siya, dapat mabawasan yun. So, minus ko yung credit kung meron man. Okay? Tama ba? Equal sign. Yes. So, wala naman. So, lalabas pa rin 138,750. Okay, next. Accounts receivable. Normally, anong balance niyan? Credit or debit? Debit. Debit. Okay, so ganun lang din magiging treatment parang sa cash. So, equal sign ka dyan. Yan. I-link mo yan. Then, i-plus mo. Kung may debit man dito, plus natin. Kung may credit man, i-minus natin. Okay? So, lahat ng account title na normally ang balance ay debit, ganun yung magiging formula natin dito. Okay? So, para mas madali, ikakopy ko to. Kasi pag pinaste ko yan, automatic yung formula, lilipat lang din sa cell na pinaglagyan natin. So, you will just establish kung ano yung mga account title dito na sa tingin nyo may normal debit balance para copy-paste na lang tayo ng copy-paste, hindi yung iniisa-isa natin yung formula. Maliwanag ba yon? Okay, tulungan nyo ako ha. So, ito, allowance for bad debts. Normally, debit balance ba yan? Yes or no? Normally, debit balance ba yan? Yes or no? Okay. No, sir. Yan. No. Bakit no? Tandaan mo. Ang allowance for bad debts is a contra asset account. Kanina siya contra kay accounts receivable. Eh, accounts receivable, normally debit balance. So, kung contra asset siya sa accounts receivable na may debit balance normally, malamang ang allowance for bad debts, credit yan. Kasi contra nga siya sa debit eh. Or should I say, contra nga siya sa accounts receivable na may debit balance. So, ang normal balance ng allowance for bad debts, credit. So, hindi ko ipipaste yung formula natin dito ha. Ito, other receivables, normal debit balance ba yan o hindi? Yes or no? Debit. Oh, so, copy ko yung formula natin. Okay? So, if you notice, 1-3 ang nilabas niya. Bakit? Wala siya dito sa unadjusted trial balance, pero meron siya sa adjustment. O, di meron siya debit balance na 1-3. Next, laundry supplies. Debit balance ba ang normal balance niyan? Yes or no? The answer is? Answer? Debit. Yes, debit. Yan ay asset account kasi. If you remember the debit and credit framework, lahat ng asset account, normally debit ang balance. Except dun sa mga contra asset account. Okay, pag contra asset, syempre credit yun. Okay, pag liability account, ang normal balance, credit. Pag equity account, ang normal balance, credit din. Except dun sa drawing account. Kasi drawing account, parang lumalabas, contra equity account yan. So, debit siya this time. Ang expense account, normally, ang balance niyan, debit. At ang income account, normally, ang balance niyan, credit. Okay, so, dun tayo mag-ano. So, ang laundry supplies, debit yan, kasi asset nga yan, di ba? So, copy lang natin yung formula. So, explain ko lang ha. If you notice, bakit naging 15,000 yan, sir? Ganito kasi yan. May 42,000 ka dati, okay? Pero sa adjustment, may credit ka na 27,000. Eh, alam naman natin pag asset account at credit yan, ibig sabihin nun bawas. Tama po ba? Opo. Tama. So, 42 minus 27. That's why naging 15 dito. Okay, yun yung formula na kasi natin, di ba? Tama ba? Basta ang account, normally may debit balance.
Okay. That's why iniisa natin para hindi tayo magkamali sa pag-compute ng amount. So, laundry equipment, asset yan. So, normally, debit yan. Debit balance. So, copy-paste the formula. Accumulated depreciation, contra asset. So, hindi yan normally debit balance. So, laktaw. Accounts payable, liability. Hindi rin. Interest payable, liability. Hindi yan debit balance. Mortgage, hindi yan debit balance. Obvio capital, hindi yan debit balance. Obvio drawing, contra equity account. Okay? Kung ang equity account, credit. Ang contra equity account, debit. So, copy natin and paste the formula. Okay, wala naman nangyaring adjustment. So, still, 11,000 yan. Tama po ba? Income and expense summary. Ito. Ang income and expense summary, lumalabas, tawag na ito. Credit balance yan. Okay? Lalo na kung mas malaki ang revenue kaysa sa expense. Pero nagagamit to kadalasan sa closing entries. Okay, so lalaktawan lang natin yan kasi wala namang impact sa pinagagawa natin ngayon. As of now, wala siyang impact. Okay, laktawan na lang natin. Pero normally, credit balance yan. Laundry service income, credit balance. Income, credit balance. So lahat ng natira dito sa baba, puro expense account to. Tama ba? So lahat yan, ipipaste natin. Okay, ikakopy-paste natin yung formula. So yan na yun. Okay, so if you notice, yung direct laundry supply na wala dati sa unadjusted trial balance, meron lang sa adjustment. Pagdating sa adjusted, naging 27, which is true. Okay, so okay na tayo dyan. Okay, next is yung credit balance. So hanapin natin lahat ng mga accounts na normally credit. So magsimula tayo sa allowance for bad debts, that is credit. So punta tayo dito sa credit. Ang formula natin this time, iba na. So equal sign ka dyan. Tama po ba? Then, ipagpalagay natin na meron siyang amount sa unadjusted trial balance, okay, para madala lahat yan papunta sa other account titles, ha, yung formula. So, highlight natin. Plus, kung meron siyang adjustment. Okay? Eh, ang adjustment naman niya dito, credit. So, that means increase. Diba? So, plus natin. Nag-i-increase ang mga liability account, equity account, and income account kapag naka-credit. Pati yung mga kontra. Kontra sa asset account. Okay? So, ito yun. Kontra asset account to. So, normally credit yan. So, ang plinas ko instead, ang credit side. Okay? Tama po ba? Tama? Yes po. Okay. So, ang minus ko, debit side. Kasi nagpapabawas sa isang account title na normally credit ang balance. O, yan ha. Iba ang formula niyan. Okay? So, enter. So, lumalabas, credit balance niya 5.6 pa rin. Okay, kasi wala naman siya dito eh. Nangyari lang sa, na meron siyang amount sa adjustment. So, ganun ang gagawin natin ulit, class. Copy, okay, then paste doon sa mga account title na normally credit balance. Ito, normally credit balance to, tama? Accumulated depreciation. So, copy paste ko lang yan. O, lahat ng liability, including capital account. Okay, ito. Yan. Normally, credit balance yan. So, copy-paste ko na lang. So, mas madali ang buhay, no? Kaysa, tawag nito, kaysa sa worksheet mo ginagawa, yung actual na printed, columnar. Okay? So, sinusulat mo na, tapos kinocompute mo pa. Okay? Sa calc. Ito, sa Excel, kayang-kaya mo nang i-apply. Basta naintindihan mo lang kung dapat siyang ibawas o hindi. Okay? Capital, ganun din, credit balance yan. So, sa drawing account, di mo na kailangan lagyan ang credit balance yan dito kasi debit balance nga yan, di ba? So, lalaktawan mo yan, syempre. Income and expense, normally credit yan pero walang lalabas yan dito kasi hindi pa siya applicable. Income account, so ito yung dalawa yon, laundry, okay, tsaka referral. So, copy-paste mo lang. So, if you will notice, drinag lang niya yung 775 from unadjusted, referring to laundry service income. Walang adjustment. So, yun na yun. Dito naman sa referral income, again, walang unadjusted balance, sa unadjusted trial balance. Pero sa adjustment, meron. Naka-credit. So, yun lang din ang in-appear niya dito. Okay? Sumunod, puro expense na yan. Okay? Again, let's check the summation of the debit and the credit kung equal pa rin. Copy ko lang tong formula na to. Paste.
and pace. Balance ba? Balance? Balance. Okay, very good. Eto na. Okay, very good. Ano ang susunod na column? Income, sir. Okay. Income statement. So, copy ko lang. Palitan lang natin to. Okay? Income statement. Okay. Sabi natin kanina, basta income accounts and expense accounts, ito transfer natin yan. Papunta dito sa column na to. Okay. Pero sa manggagaling amount, dito na sa adjusted. Okay. Diyan na yon. Wala ka nang ipa-plus minus dyan. You will just know kung ano yung mga accounts na dapat i-transfer sa income statement column. Tapos yun na yon. Okay? So, alam naman natin na income and expense accounts lang yan. So, respectively, i-transfer natin. Appropriately kung saan column, debit or credit. Oh, so, income, expense. Oh, ito na yon. So, dito lang tayo magko-concentrate ng pag-transfer. Siyempre, galing yung data sa adjusted trial balance column, ha? Huwag kakalimutan kasi ito na yung pinaka ano niya, updated balance niya. Okay? So, credit side, dapat credit side din pag pumunta sa income statement. Okay? So, again, link mo lang, equal. Wala ka namang ipa-plus minus dyan kasi nililipat mo na lang. So, sa income din, referral income, ganun din. Copy-paste ka na lang. Okay? Ito yung sinasabi kong isang link ka lang, then copy-paste mo yung formula. Sa expense, naka-debit sila, if you notice. So, dapat sa income statement, since expense account yan, naka-debit din. Okay? Equal sign. Link mo. Enter. Okay? Copy mo to para hindi ka na magaganon pa isa-isa. Okay? Copy mo yan. Tapos, Control-C. Then, highlight mo lahat yung gusto mong cell na paglipatan ng formula. Okay? So, Control V. So, if you notice, automatic nilipat niya, di ba? Hindi na tayo nag-isa-isa. So, again, meron pa ba tayong ta-transfer? Wala na, sir. Kasi yan ay mga income and expense accounts lang. Dapat. And correct yun. Next, anong gagawin natin? Let's check the summation ng total debit at total credit. Question. Sa tingin nyo, babalanse yan? Sa tingin nyo ba, babalanse to? Hindi po, sir. Okay. Hindi yan dapat bumalanse, ha? Tandaan nyo yan. Baka mamaya, dapat balanse to, eh. Okay, may nakakalimutan ka dyan kung bakit hindi yan balanse, ha? So, copy ko lang yung formula dito kasi nakasummation na yung formula dyan. Pace and pace. Okay, disbalancing nga. Okay. So, hindi ko siya gagawin double rule kasi disbalance yan. Ginagawa lang natin ang double rule pag balance. Okay. Now, ang question, bakit kaya disbalance? What it indicates? Merong? Net income, sir. Very good. Paano niya nalamang net income? Ulitin ko kanina yung sinabi ko. Dahil yung total credit mas malaki sa total debit. Paano nangyari ngayon, sir? If you notice, ang total credit ang nakalagay dyan, mga income accounts. Eh, mas malaki siya dun sa mga nakadebit. Ano ba yung nakadebit? Mga expense accounts. So, ibig sabihin, mas malaki ang income kesa sa expense accounts. Therefore, may net income. Okay? Tama ba? In other words, kung familiar ka na sa paggawa ng worksheet, basta alam mo, pag sa income statement column, mas mataas ang credit, income yon. Okay? I mean, mas mataas ang credit that pertains to income. Okay? And malamang sa malamang, ang lalabas dyan, net income. Okay? Now, kung mas mataas ang debit, alam natin ang debit side is puro expense. Okay? Net loss lalabas yon. Okay? And for our problem, mas mataas naman ang credit. So, alam natin net income yan. Now, para mabalansi yan, syempre, whatever is the difference between the two, i-add natin dun sa kulang. Dun sa mas mababang portion. Ito ang mas mababa, di ba? 657 compared sa 776. So, we will just take or get the difference between these two amount. Okay? Para magbalanse. Tapos, yung difference na yon i-add natin dun sa column na kung saan andun yung amount ng mas mababa. So, ito yung mas mababa kaysa dito. So, dito tayo mag-a-add ng difference nilang dalawa.
So, equal sign tayo dyan. So, 776 minus 657, 118,900. Ito yung sinasabi nating net income. So, tandaan mo yan ha. Pag mas malaki ang credit side kaysa sa debit side under income statement column, that means may net income. So, kabaliktaran, kung sa income statement column, mas malaki ang debit kaysa sa credit side, that means net loss. Okay? Kasi nga, ang nasa debit side ng income statement, mga expense accounts. Ang sa credit, income. So, kung mas malaki ang expense kaysa sa income, net loss yun. Okay. Pero sa scenario natin, ulitin ko, net income tayo. Okay? So, ano tayo? I-roll lang natin. Okay? Para lang ma-check natin kung equal siya pag pinagsum na natin. And dapat equal yan. Okay? So, plus mo lang. Yun. So, balance eh. 776 parehas. Okay? Nakukuha po ba? Masusundan? Class? Okay. Okay, last na. Income statement. After the income statement column, anong susunod? Balance sheet po. Yan. Balance sheet column. So, again, meron tayong debit and credit. Okay po? So, this time, ang ililipat natin, mga asset, mga liability, at mga capital account, including the drawing account. Okay? So, madali na lang yung guide natin kasi hindi na natin papansinin yung nasa babang portion, di ba? So, dito na tayo. So, ang panggagalingan ng information, again, dito na, sa adjusted trial balance column. So, kung debit dyan, dapat debit din ang paglipat dito. Kung credit doon, kung credit dito, credit din dito. Okay, so, equal sign, then debit. So, debit naman yan. Copy-paste mo lang. Ito, credit, mamaya na yan. So, ito, debit, copy-paste. Ito, debit. Okay, lahat, okay na, no? The rest, hindi na natin ililipat kasi mga income and expense account yan. Ang kukunin lang natin dapat, asset, liability, and equity. Next, credit side. So, asset tong allowance for bad debts, kaya lang kontra yan. So, kaya credit. Excuse me. So, meron tayong accumulated, ganun din. Liabilities, credit din. Capital, credit din. Ipat mo lang. Okay? So, let's have, or let's get the total. So, copy ko lang to ha. May formula kasi to. Yan. And, yan. Okay, ang total debit, 596,050. Ang total credit dito sa side, 477,150. Huwag ka mabigla. Talagang hindi balance yan. Now, again, anong ginagawa natin? Kukunin natin yung difference. Tapos, whatever is the difference, i-add natin dun sa column, yung sa side na kung saan, mas mababa. Okay? Dito yung sa portion ng credit. Okay, so equal sign natin. Equal sign, 596 minus 477, you have 118,900. Okay, then we will get the new total niyan. So 596,050 for debit and for credit, 596,050. So nagbalanse kaya nag-double rule tayo dito. So tawag na natin dito total or grand total. Okay? Okay. Again, if you will notice class, okay, whatever is the difference in the income statement column, whatever is the amount of difference in the income statement column, parehas lang din ang difference dun sa amount under balance sheet column. Dapat palaging paparehas yan. Okay? Pero take note, hindi katulad ng income statement na tawag nito, kapag mas malaki yung credit side at mas mababa yung debit side, it indicates net income. Okay. Sa balance sheet, baliktad. Okay. Pag mas malaki yung debit side kesa sa credit side, it indicates net income. So, kung net loss yan, babaliktarin mo lang. So, if we are referring sa balance sheet column ng worksheet, kung ang credit mas mataas kesa sa debit, that means net loss. Okay? That means net loss. So, done na tayo class sa pag-prepare ng worksheet.
Ayan. Tanggalin ko lang ito. Okay. May question kayo dyan? May question dyan? Sir. Yep, yes. Tatlo lang po, sir. Bakit po kaya normally or usually mas nauuna yung column ng income statement kaysa sa balance sheet? Kasi 'di ba ang in terms of ano na, in terms of tawag na to, process, yung flow ng ano, accounting cycle. Ang mga expense accounts and income accounts are temporary accounts na kino-close every period. Okay, so dapat yun talaga yung unahin natin. Kasi later on, kapag kinos yan, ipopost natin yan dun sa capital account. Na kung saan yung capital account, just like asset and liabilities accounts, are permanent account. So, di ba, parang ganun lang yan eh. Parang in order lang yan. Temporary muna, bago permanent. So, in terms of presenting it in the worksheet, income statement muna. Kasi naglalaman yun ng mga temporary account, bago balance sheet. Okay? Okay, po, thank you po, sir. Any other question? Any other question? Review question tayo, ha? Nasa na yun? Yan. Which of the following statements is incorrect? Yung mali. Okay, yung mali. Okay? Letter A. Worksheet is a large table that organizes information to facilitate process at the end of the accounting period. Okay. Letter B. Preparation of worksheet is a required procedure in accounting cycle. Letter C. Worksheet can have 10, 12, or 14 columns depending on the information needed to be shown. Letter D. All of the statements are correct. So parang sinasabi niya, wala diyang mali, lahat tama. Okay. Or merong mali? Kung merong mali, ano yun dyan? Answer B po. Letter? Letter B, sir. Letter B. B po. B. Yung iba, D. Yung iba, C. Tama ba? May narinig ako. The correct answer is B, as in boy. Yun ang mali. Preparation of worksheet, sabi niya kasi dito, is a required procedure in accounting cycle. Diba sabi natin kanina, preparation of worksheet is just optional. Optional. Okay, optional lang yan, ha? Okay, so, may mga nakasagot naman. Okay, next. Okay. Which of the following statements is incorrect regarding worksheet? So, yung mali na naman ang hinahanap. Letter A. In the income statement column, if the total credits is higher than the total debits, there was a net profit. But if the total debit is higher than the total credit, then it was a net loss. Letter B. In the balance sheet column, if the total debit is higher than the total credit, there was a net profit. But if the total credit is higher than the total debit, then it was a net loss. Letter C. The difference of the total debit and the total credit in the balance sheet column should always be the same amount with the difference of the total debit and the total credit computed under income statement column. Or letter D, wala diyang mali, lahat yan tama. Answer. Yes. I-analyze mo ng onte, baka hindi mo lang nabasa na maayos. Okay. Meron ng sagot? Sige nga, what is the answer? Letter C, sir. Letter C. Okay, any other answer?
Wala pa sumasagot bukod sa letter C. Ayan, pinalik ko ulit ha. Tinan nyo ulit. Basahin nyo lang. Answer? Sir, I think Letter? B. Boy B. po. Boy. So may B tsaka may C. Meron pa ba mahabol na any other answer? B po. Boy din. Okay. Yung mali ah, yung mali ang hinahanap dito. Okay. Meron pa ba? So mayroong B, mayroong C. Meron bang mag-A, meron bang mag-D? Sabihin ko na. May habol pa ba? Sabihin ko na yung tamang sagot. The correct answer is letter D. As in, dog. Walang mali dyan. Lahat yan tama. Okay, paliwanag natin. In the income statement column, if the total credits is higher than the total debits, there was a net profit. Tama yun. Diba? Sa income statement column, ano yung nakalagay sa credit? Mga? Anong category ng accounts? Mga? Income. Income. Okay? Kapag mas mataas yun, kaysa dun sa debit, na kung saan yung debit, anong mga category accounts ang nakalagay? Mga expense. So kung yung income, which is the credit side, mas mataas dun sa expense, which is the debit side, then there's a net profit. So tama to. If the total credits is higher than the total debits, there was a net profit under income statement column ng worksheet. Tapos sumunod, if the total debit is higher than the total credit, then it was a net loss. Tama din, di ba? Ulitin natin, ang nasa debit side ng income statement column, mga expense account. Kung mas mataas yan dun sa credit side, na kung saan ang nasa credit side, mga income accounts. Okay, so expense is greater than income, edi tama yun, net loss. Agree? Agree? Opo, sir. Okay, so tama yun. So tama ang letter A. Letter B, in the balance sheet column, so balance sheet na to this time, okay? If the total debit is higher than the total credit, there was a net profit. But if the total credit is higher than the total debit, okay, then it was a net loss. Tama din to class. Pakita ko sa iyo yung Excel natin kanina. So income statement tayo, no? Ang total credit mas mataas sa total debit, okay? So meron tayong net income. Income statement yon. Pag balance sheet naman, kung ang total debit, eto yon, mas mataas kaysa sa credit, net income din. So, balik tayo sa, ano, sa problem. So, ito yung sinasabi niya. If the total debit is higher than the total credit, there was a net profit, which is correct. Mas mataas ang 596 kaysa sa 477, kaya net profit. Tama? Now, syempre, kabaliktaran lang yan. Kung mas mataas ang total credit kaysa sa debit, edi net loss yon. So, letter B is correct statement. Agree? Agree? Agree. Okay. Letter C. Tama din daw to. The difference of the total debit and the total credit in the balance sheet column should always be the same amount with the difference of the total debit and the total credit computed under the income statement column. O, tingnan natin. Parehas ba sila yung difference? 118,900. Parehas. Okay. Kahit mapanet loss yan, parehas pa rin dapat yan. So, dito mo may kita yon kung sakaling net loss. Dapat parehas ang amount yan kasi hindi ka magbabalansi dito. Okay. So, correct statement yan. So, walang mali. Lahat tama dyan. Okay? Clear yon? Clear? Yes po, sir. Very good. Next. Ah, wala na. Okay. So, ganito na lang. Nasundan ba yung kanina, yung discussion natin? Wala na talagang tanong. Dito sa topic natin na diniscuss, walang tanong?
Wala po. Sure? Huwag mahihiya, class, ha? Sir, may tanong po pa lang. Sige, Bryce. Di ba sabi ko, sir, usually, hindi lang 10 column, minsan sa mga yes, number pa, 12, 14. Ano, sir, yung mga kadalasan, ano pa yung mga dinadagdag doon? Okay. Sa income, ganun. Okay. May 12 column tayong tinatawag. So, pakita ko lang, ha? Balik ako dito sa worksheet. Ito. So, may 12 column tayong tinatawag. So, palitan natin ito, ha? 12 column daw. 12 column. So, dadagdagan natin ng another 2 columns. Now, ang tanong, sabi ni Bryce, ano kaya yon? Okay? Sulat ko lang. Tawag doon, closing. Okay? So, closing. So, whatever is the entry, doon sa closing entries natin, ililipat lang natin dito. Okay? Eh, alam naman natin, pag closing entries, yung mga temporary accounts, binabaliktad natin. So, kung kunyari, mga expense account yan, debit yan, di ba? So, pag close natin yan, i-credit natin yan. So, may makikita ka ditong credit side, okay, ng mga expense account. Nandito yan nakalista. Okay po ba? Ganun din sa income. Since ang closing natin, pag income, normally credit yan, i-debit mo yan. So, pagdating dito sa closing column ng 12 column worksheet, nandito yan sa debit side. Ay, saan yan? Ito, nandito yan. So, plus the drawing account kasi kinuklose din natin yan. Nandito yan sa credit. Pero syempre, take note, may effect yan sa capital. So, may makita ka ditong debit side, may makita ka ditong credit side. Okay? So, pero again, ano yan, may checking yan. Okay? Pero wala na siyang ganito. Wala kang makikita ng ganito. Dito pa lang balance na dapat yan. Parang ganito lang siya. Yan, parang ganito. Okay? Hanggang dyan lang yung information niya. Okay? Okay ba yun, Bryce? Okay po, sir. Thank you po. Okay. Follow-up question, di ba? Sabi mo, yung mga 14 column. Ano naman kaya yung pang 14 column? Okay. So, kung closing to, ano bang susunod after closing? Entries. So, kung may adjusting entries, after adjusting entries, adjusted trial balance. So, this time, kung may closing entries, after closing entries, ito ay posting post closing trial balance. So alam naman natin na ang data na makikita natin sa post closing trial balance is yung mga account na permanent. Okay, so makikita na natin dito puro asset, liability and equity account. Pero ang equity account na makikita na lang natin dito is yung capital. Na kung saan nadagdagan na ng net income at nabawasan na ng drawing account. Okay, so that tells you the 14 column. Okay? Klaro yun? Yung 8 column naman, madagdag ko na lang ha, yung 8 column, ganito yon. Kasi take note, 10 column yung in-illustrate natin, no? Sa 8 column, walang adjusted trial balance. So, ang meron lang, an adjusted trial balance, then may adjustment, tas after adjustment, income na. Okay, so wala nang ano, kumbaga wala nang sasalang adjusted trial balance. Basta naintindihan mo na lahat ng expense account diretso sa income statement. Okay na 'yon. Pero take note, you need to ano, apply the formula na ginamit mo sa adjusted trial balance. Okay? Ito kasi if you notice, 'di ba, after adjusted trial balance, nilink lang talaga natin sa income statement column tsaka sa balance sheet column. Okay? So, pag 8 column yan, tatanggalin to. Itong portion na to. Diretso agad income statement, then balance sheet. After adjustment. Yun lang. Wala na? Naintindihan ba, class, ang discussion natin? Sana, no? Okay, so kung wala, again, let me invite you, class. Sana maikayat kayo. Or kung hindi man, maikayat nyo yung mga kakilala nyo. Kung nagustuhan nyo yung tutorial, sir. So, if I may again, no, i-advertise ko lang to. Meron kaming basic accounting books, no? Basic accounting 1A, basic accounting 1B, then basic accounting 2. Okay? Ulitin natin, pag basic accounting 1A, accounting for sole proprietorship 'yan, related sa service and merchandising business. So, kung ABM student ka,
equivalent yan dun sa FAB M1, okay? Fundamentals of Accountancy Business and Management Part 1. Pag BSA ka, syempre FAR 1 yan. Tapos, yung 1B naman namin, equivalent sa FAB M2. Okay? Part 2. Na kung saan, mayroong bank recon, payroll, manufacturing, tsaka individual income and business tax. Again, part din to ng FAR 1, pero more on ang classification niya kasi special topics. Then, meron kami basic accounting 2, na kung saan partnership and corporation niya. So, I don't know, dito sa mga BSA ngayon, malamang partnership and corporation na kayo, no? Tapos, kung kayo ay ABM, malamang FAB M2 kayo. Tama ba? Okay? So, kung wala nang tanong class, I hope may natutunan. And thank you very much. Thank you po, sir. Thank you po, sir. See you kung sakaling meron pang free webinar, no? Thank you po. Thank you po.